Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Leighdi und ich bin 27 Jahre alt und ich wohne in Mannheim. Ich bin seit 4,5 Jahren in Deutschland. Ich bin als Au-pair-Mädchen nach Deutschland gekommen und danach habe ich mein FSJ oder soziales Jahr in einem Kindergarten gemacht. Und nach dem FSJ habe ich noch 6 Monate lang Praktikum im Hotel gearbeitet. Und jetzt mache ich meine Ausbildung zur Erzieherin. And speaking of Mannheim, samahan niyo akong itour kayo dito sa aming city ng Mannheim. Let's go! So, Mannheim is the city in the southwestern part of Germany. So, isa sa mga simbolo ng Mannheim ay ang kanilang Wasserturm na tinatawag nila sa German. In English is Water Tower na itinayo noong 1886. Ayan. So narito tayo ngayon sa Mannheim Palace. Ito ay itinayo noong 1606 na naging tirahan din dati ng mga elector. Sila yung mga prinsipe ng Holy Roman Empire. At ang ilang bahagi ng palasyo ay ginawa nilang university na tinawag nila ngayong University of Mannheim. So ang Mannheim ay kilala sa tawag na the City of Squares or the Quadratstadt in German. Dahil sa mga kalye at daan ito na parang grid pattern. Ayan, matapos nating maglibot sa city, hayaan yung i-share ko sa inyo ang best things about living in Germany. So Germany has an excellent quality of living. Ibig sabihin, mataas ang sahod dito sa Germany at affordable ang cost of living dito. They also have effective transport and low levels of government corruption contribute to making Germany one of the most livable countries in the world. Aside from that, most of your medical expenses will be covered by the insurance. So my advice to my fellow Filipinos who are on their way to Germany is to enjoy your journey and the transition. I know it's not gonna be easy, but it will be a great and exciting experience. Pero kailangan ko sabihin sa inyo, you need to adjust a lot. Kailangan nyo mag-adjust sa kanilang pagkain, kultura, sa tao, sa weather, at higit sa lahat sa kanilang language. Ikaw yung mag-a-adjust sa kanila, hindi sila yung mag-a-adjust sa iyo. Kumbaga, napakalaking diferensya ng Pilipinas dito sa Germany. So, huwag mong kakalimutan, accept, adjust, and embrace Germany. Kailangan mo talaga ng tatag at tibay ng loob. Alam kong kayang-kaya mo yan. Ikaw pa, Pinoy ka. Pero wag mong kakalimutan ating kinalakang kultura at tradisyon sa Pilipinas. Saan man tayo mapadpad nilang sa Germany, saan man panig ng mundo, dapat manatili ito sa ating puso at isipan. Kaya sa mga kapwa ko Pilipino na papunta dito sa Germany, ngayon pa lang, willkommen in Deutschland! Kala ko nasa Germany na ako. Paraginip lang pala.